Magandang araw po sa lahat ng SS Pensioners at SS Members. Ating talakayin sa video ito ang bago at mahalagang anunsyo ng SS. SS President kinumpirma na, increase ipapatupad na. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Kumpirmado at itutuloy na ng Social Security System o SSS ang implementasyon ng 1%'ng dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro nito na sasaluhin ang kanilang mga employers. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Michael G. Rehino na simula sa January 1, 2023, ang bagong SSS contribution rate ay magiging 14% na o 1% pagtaas mula sa 13%. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Social Security Act of 2018 at magiging advantageous o kapaki-pakinabang sa mga SSS members na magkaroon ng mas mataas na benepisyo. Ayon nga sa paglilinaw ni SSS President Michael Rehino, yung increase po ng contribution na 1% will be borne by our employers. Hindi po sa empleyado itong 2023 yung increase na 1%. Binigyan din ni SSS President Rehino na pabor ito para sa mga miyembro dahil may forced savings na ang contribution pagdating sa pagre-retiro nito. Para sa mga employed members, ang mga employers ang babalikat ng 1% increase sa contribution rate. Samantala, ang mga individual paying members gaya ng mga self-employed, voluntary, non-working spouse at OFW members naman ang babalikat ng buong contribution rate dahil wala silang employers. Kasabay nito, ia-adjust aniya ng SSS ang minimum at maximum monthly salary credit na magsisilbing basihan ng monthly contribution ng isang miyembro. Ang minimum monthly salary credit ay magiging 4,000 pesos mula sa 3,000 pesos habang ang maximum monthly salary credit naman ay tataas sa 30,000 pesos mula sa 25,000 pesos. Samantala, 0.5% naman ang magiging dagdag sa kontribusyon mula sa kasalukuyang 4% o magiging 4.5% simula sa Enero. Inihalimbawa dito na kung ang sahod ng manggagawa ay 10,000 pesos, tataas ng 450 pesos ang hulog nito mula sa 400 pesos. Samantalang kung mas mataas sa 10,000 pesos, hanggang mababa sa 80,000 pesos ang sahod ng manggagawa, aabutin sa 50 pesos hanggang sa 850 pesos ang magiging dagdag kontribusyon ng PhilHealth members. Ayon nga kay PhilHealth spokesperson Shirley Domingo, kung 90,000 pesos and above, isa lang ang babayaran niyan, 4,050 pesos a month. So kung employed ka, hati kayo ng employer nyo, 50%, 50%. Nilinaw naman ni spokesperson Domingo na ang taas contribution sa PhilHealth ay upang mapahusay ang benepisyong natatanggap ng mga miyembro. Sa kabilang banda, ang Pag-ibig Fund naman ay nais munang kunin ang panig ng mga employers at manggagawa bago maipatupad ang tungkol sa plano nilang dagdag na 100 pesos sa kasalukuyang 100 pesos contribution. Sinisikap naman ng mga employer na ipagpaliban ang inaasahang pagtaas ng contribution sa Social Security System at PhilHealth Insurance Corporation dahil nagre-recover pa lang ang mga negosyo mula sa epekto ng pandemya. Nauna na ngang nagpahayag ng pagtutol ang mga grupo ng negosyante at manggagawa sa pagpapatupad ng dagdag kontribusyon ng SSS at PhilHealth. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines or TUCP, maaring maganda ang intensyon na naturang dagdag kontribusyon ngunit wrong timing o hindi pa aniya ito napapanahon. Sa mga kasalukuyang miyembro ng mga ahensyang ito, pabor ba kayo na ipatupad na ang increase na kanilang hinihingi? Kaya naman sa balitang ito, ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.